Sa katimugang bahagi ng pinakamalaking kontinente, matatagpuan ang bansang tila pinagpala sa mga naggagandahang paraiso. Mula sa maputi at pinong buhangin, pinakasariwang hangin at naggagandahang tanawin. Ilan lamang yan sa mga rason kung bakit dinaragsan ng mga turista ang bahaging ito ng Asia. Ngunit alam nyo ba na sa kabila ng pag-akyat ng bilang ng mga dumarayong dayuhan, tila kulang pa rin ito kung ikukumpara natin sa mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. Gaya na lamang ng Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Singapore. Isa sa mga daylan dito ay ang mga napag-iwanan ng paliparan na sa mahabang panahon ay tanging maliliit na eroplano lang ang kayang makalapag sa taglay nitong runway. Meron din naman tayong mga naglalaki ang airport, yun nga lang, congested na. Kaya naman isa ito sa mga naisip ng kasalukuyang gobyerno na pagandahin, gumawa ng bago at gawing mas moderno. Kasabay ang pagtatayo ng mga dambuhalang kalsada ay ang kalawat kanang rehabilitasyon at puspusang konstruksyon sa iba't ibang paliparan meron ng Pilipinas. Ano-anong paliparan kaya ito? Magkano ang pondong inilaan para dito? At kailan ito posibleng mapakinabangan ng ating mga kababayan? Hey, what's up mga Kasayak TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong sisilipin ang lima sa mga naglalakiang paliparang ginagawa at nagawa na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito po yung mga paliparang magiging susi sa pag-unlad pa ng turismo at negosyo, hindi lang sa mga lungsod kung saan ito makikita, kundi maging sa mga probinsya na nakapalibot dito. Kaya naman samahan niyo po akong bisitahin at silipin ang lima sa mga dambuhalang paliparang ginagawa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Number 1 sa ating listahan ay ang Bicol International Airport, ang tinaguri ang most scenic gateway ng Pilipinas na matatagpuan sa Daraga Albay. Sa lahat ng riyong bumubuo sa Pilipinas, isa ang Bicol region sa talaga namang nabiyayaan pagdating sa mga naggagandahang tanawin. Dahilan kung bakit isa ito sa mga pangarap mapuntahan ng maraming dayuhan. Ngunit dahil sa nakakahilong haba ng biyahe at mahal na pamasahe, kaya ang trip to Mayon Volcano ng iilan ay karaniwang nababaling na lang sa pinakamalapit na pasyalan. Isa sa mga rason kung bakit nais ng ating gobyerno na mas mapaiksi pa ang biyahe sa pamamagitan ng mas accessible na paliparan. Taong 2008 nang maumpisahan ng mga nagdaang administrasyon ang pagtatayo sa Bicol International Airport. Kasado na sana ang plano mula sa paggawa ng runway, taxiway at fences. Ngunit sa bagal ng konstruksyon dito ay inabot na ng siyam-siyam ang paggawa sa mga nasabing pasilidad ng paliparan. At noon ngang taong 2012 ay naiwang nakatiwangwang ang nasabing proyekto. Sa pagkabitin ng ginagawang paliparan, naging palaisipang tuloy sa karamihan kung saan na nga ba napunta ang pondo na para sana sa bagong airport ng Bicol. Well, base sa mga nabasa kong balita, ang mga pondong hindi nagamit sa pagpapatayo ng nasabing airport ay pansamantala munang ibinalik sa kaban ng bayan. Taong 2016 naman nang muling buhayin ang pagpapagawa sa paliparan. Sa pamamagitan ng Build Program ng Administrasyong Duterte, mas napabilis ang ginagawang construction activities sa airport. Nabansagan naman itong most scenic gateway ng Pilipinas dahil sa pambihirang tanawing hatid ng Mayon Volcano. Sa halagang aabot sa mayigit 4.7 billion pesos, itinatayo dito ang mga bagong pasilidad tulad na lamang ng bagong passenger terminal building,
taxiways at pagpapahaba pa sa kasalukuyang runway. Sa lawak at laki ng mga ginagawang pasilidad dito, tinatayang kaya nitong makapag-accommodate ng mayigit 2 milyon na pasahero kada taon. Sa ngayon ay nasa mayigit 72% na ang nagawa sa kabuuan ng proyekto. At inaasahan naman na pag nagtuloy-tuloy ang paggawa sa nasabing proyekto, ay tsak na magagamit na ito ng publiko bago pa man matapos itong taon. At mula naman sa most scenic gateway ng Pilipinas, lumipad naman tayo papunta sa lalawigan ng Bulacan kung saan makikita ang New Manila International Airport, ang pangalawa sa ating listahan. Hindi man batid ng karamihan, maging ang mga airport tulad ng NAIA ay nakararanas na ng traffic congestion. Dahil sa dami ng rutang siniservisyuhan ng nasabing paliparan, kaya di na nakapagtataka kung ganito karaming pasahero ang makikita mo araw-araw. Magandang sinyalis sana para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Hindi naman magandang pangitain para sa bansang bihira lang makagawa ng mga ganito kalaking pasilidad. Kaya naman para masolusyunan ang nakaambang na problema, iminungkahi ng isang higanteng korporasyon ang pagpapagawa sa isang dambuhalang paliparan na magiging alternatibo sa pasikip na pasikip ng NAIA. Masusing pinag-aralan at pinagplanuhan ang pagtatayo sa isa sa pinakamalaking paliparan sa buong Pilipinas. Ito ang New Manila International Airport o kilala din sa tawag na Bulacan International Airport. Sa tinatayang halaga na abot sa mayigit 740 billion pesos na popondohan sa ilalim ng Private Partnership Program, itatayo ang paliparan na ito sa loob ng mahigit 2,500 hektaryang lupa na nasa coastal areas ng Bulacan. At nitong buwan lamang ng Enero ay naisecure na ng San Miguel Corporation ang 50 years na prangkisa nito para makapagtayo, makapag-operate at ma-maintain ang bagong international airport. Mahigit 35 kilometers ang layo nito mula sa Metro Manila. At sa tulong ng mga bagong expressway na mag-uugnay sa paliparan, asahan na ang mas mabilis at maginhawang biyahe. Sa ngayon ay nag-umpisa na ang paunang konstruksyon sa itinatayong airport. Kabilang sa mga gagawin dito ay ang mga terminal building at dalawang runway. Dahil sa lawak at laki ng ginagawang paliparan, kaya sa taong 2025 pa, inaasahang mabubuksan ito at magagamit ng taong bayan. Mula sa Bulacan, puntahan naman natin ang katabing lalawigan dahil dito sa Pampanga kasalukuyang ginagawa ang pangatlo sa ating listahan. Ito ang Clark International Airport, ang tinaguriang Asia's Next Premier Gateway na matatagpuan sa Clark Freeport Zone ng Pampanga. Maliban sa Bulacan, isa rin ang Pampanga sa mga pinakaangkop na lugar para pagtayuan ng mga dambuhalang infrastruktura. Taglay ang malalawak na bakanteng lote at malalapad na kalsada, kaya naman isa ang Pampanga sa mga lugar na napili ng gobyerno para pagtayuan ng mga modernong pasilidad tulad na lamang ng New Clark City. Kasabay ng pagtatayo sa New Clark City ay ang pagdaragdag naman ng mga bagong pasilidad at gusali sa Clark International Airport. Dati pa man ay popular na itong paliparan. Bukod kasi sa mga ilang-ilang international flights, bukas din ito para sa mga domestic flights na hindi na kayang tanggapin sa NAIA. Dahil sa laki ng potensyal ng nasabing paliparan, kaya naglaan ng malaking pondo ang pamahalaan para mas mapaganda pa ang mga pasilidad at serbisyo dito. Sa halagang abot sa mayigit 12 billion pesos, kasama sa proyektong ito ang pagpapagawa sa bagong terminal building, bagong control tower, pag-upgrade sa mga aparatos at paggawa sa pangalawang runway.
dahil sa major upgrade na ginawa sa Clark International Airport, kaya halos na doble ang kabuuang kapasidad ng nasabing paliparan na mula sa mahigit 4 milyon na pasahero, ngayon ay kaya na nitong tumanggap ng mahigit 8 milyon na pasahero kada taon. Napakalaking tulong nito hindi lang sa kabuwasan ng traffic sa Kamaynilaan, kundi maging sa paglago ng turismo at negosyo sa kalapit na mga lalawigan. Alam niyo ba na ang bagong passenger terminal building ng Clark International Airport ang pinakamabilis na dambuhalang istruktura na nagawa sa kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas? Taong 2018 nang umpisahan ang paggawa sa naturang paliparan at matapos lamang ang mahigit 2 taon ay na-turn over kaagad sa gobyerno ang halos gawa ng proyekto. Sa ngayon ay ginagawa na lamang ang ilang mga finishing touches at sa kalagitnaan ng taong ito ay bubuksan na sa publiko ang bagong pasilidad sa nasabing paliparan. Nakita na po natin ang ilang naglalakihang proyektong kasalukuyang ginagawa sa kalupaan ng Luzon. Ngayon naman, bisitahin natin ang Visayas kung saan makikita ang pang-apat sa ating listahan. Ito ang Bohol Panglao International Airport, ang tinaguriang Green Gateway to the World na kasalukuyan ay bukas na para sa mga turista. Taong 2015 nang maumpisa ng paggawa dito at dahil sa epekto ng build program ng gobyerno, kaya nagawa nitong mapabilis ang konstruksyon sa nasabing paliparan. Taong 2018 naman nang matapos ang paggawa dito. Napakaaga kumpara sa original nitong target of completion na inaasahang matatapos pa sana sa taong 2021. Bukod sa bilis at husay sa paggawa sa paliparang ito, kapansin-pansin naman ang naging disenyo na tila moderno at mas naging earth-friendly. Alam niyo ba na itong paliparan sa Bohol ang nagsisilbing kauna-unang Eco Airport sa buong Pilipinas? Bukod kasi sa mahigit 1,700 na puno na nakapalibot sa buong airport, nagtanim din ng mahigit kalahating milyong punla sa iba't ibang bahagi ng Bohol para mapalitan ang mga naputol na puno nang itinayo ang nasabing paliparan. Hindi lang maganda sa paningin ang mga puno at halaman na makikita sa palibot nitong paliparan, kundi malaking tulong din ito sa kabawasan ng carbon dioxide emission na binubuga ng mga eroplano. Maliban sa mga puno, malaking tulong din sa operasyon ng airport ang kuryenteng nakukuha galing sa sikat ng araw. Mayigit 30% ng kuryenteng nagagamit ng buong airport ay nanggagaling dito. Presko at sariwang hangin din ang umiikot sa malaking bahagi ng terminal building sa pamamagitan kasi ng natural ventilation system. Paglapag pa lang sa arrival area ay langhap mo na ang sariwang hangin ng Bohol. Sa ngayon ay fully operational na itong paliparan at tinatayang aabot sa mayigit 2 milyon na pasahero ang kaya nitong ma-accommodate kada taon. Mula sa isla ng Bohol, tawid naman tayo papunta sa isla ng Mactan kung saan makikita ang panglima sa ating listahan. Ito ang Mactan International Airport na matatagpuan sa lalawigan ng Cebu. Pumapangalawa sumunod sa NAIA bilang pinakaabalang paliparan sa buong Pilipinas. Kaya naman taon-taon ay mas dumarami pa ang mga pasaherong dumadagsa dito. Senyales na nangangailangan nito ng karagdagan pang mga pasilidad. Napansin naman ito ng gobyerno, lalo na't isa ito sa mga pinakamahalaga at pinaka-accessible na pintuan papunta sa Visayas. Kaya talaga namang tinutukan ng gobyerno ang pagpapatayo sa mga bagong pasilidad tulad na lamang ng terminal building. Sa pangungunan ng konsorsyum na GMR Group,
naging posible ang ganito kagarbong imprastruktura. Sa sumunod na taon naman ay inaprubahan na rin ang mungkahing maumpisahan na ang pagtatayo sa pangalawang runway na nagkakahalaga ng mayigit 4.9 billion pesos. Bagamat apektado ng pandemic ang ginagawang konstruksyon, pursigido naman ang mga gumagawa dito na matapos ang proyekto bago pa man matapos ang taong 2022. Samantala, dahil sa ganda ng naging disenyo ng bagong terminal building, kaya taong 2019, isang taon matapos itong buksan sa publiko, nanalo naman ito ng isang Global Architectural Award sa ilalim ng kategoryang Completed Buildings Under Transport na ginanap sa bansang Netherlands. Hindi biro ang makakuha ng ganitong pagkilala, lalo na kung ang ilan sa mga katunggali nito ay ang sikat na Jewel Changi Airport ng Singapore, West Kowloon Station ng Hong Kong, Barangaro Ferry Wharf ng Australia, at marami pang sikat na estruktura. At maliban sa limang paliparan na ating nasaksihan, maraming airport din sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kasalukuyang itinatayo o di kaya nire-rehabilitate para makapagbigay ng mas magandang serbisyo. Nariyan ang pagre-rehabilitate sa Kalibu International Airport. Pinalaki ang passenger terminal building at mas pinalawak ang runway sa Puerto Princesa International Airport. Mga bago at modernong pasilidad naman para sa magiging international airport ng Tacloban. Bonggang expansion naman ang pinaghahandaan ngayon sa Iloilo International Airport at Bacolod International Airport. Sa kabilang dako naman ay ginagawa na rin ang ilang mga hakbang para mas mapaganda pa ang mode of transportation papunta sa kalupaan ng Mindanao. Planado na ang gagawing pinakamalaking renovation na gagawin sa mga paliparan ng Davao International Airport at Lagindingan International Airport. Puspusang konstruksyon naman ang kasalukuyang nagaganap sa bagong Bukidnon Airport. Nauhuli man tayo kumpara sa mga kalapit bansa pagdating sa mga makabagong infrastruktura. Hindi naman nangangahulugan na huli na ang lahat para sa ating kaunlaran at sa bansang ating kinatatayuan. Isipin po natin na nag-uumpisa pa lang ulit bumawi ng Pilipinas mula nang matigil ang paggawa ng mga higanting imprastruktura noong Administrasyong Marcos. Huwag na po sana tayong sumalungat pa. Sa halip ay masusi nating bantayan at suportahan ang mga magagandang adikain ng pamahalaan. Para sa inyong mga Kasayak TV, ano nga ba ang masasabi nyo sa naitampok nating mga proyekto? I-comment na sa baba ang inyong mga salupin patungkol dito. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan nyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat!